Canada Post, pansamantalang tinanggal sa trabaho ang mga nagwiwelgang manggagawa. So ano ba ang epekto nito sa mga business owners ng mga Filipino? So let's watch this one po. Itong mga nakikita nyo po dito sa side ko po, madami-dami pa po yan. Hindi pa po namin siya na-ship kasi po other customers, they still hoping, even me, I'm still hoping na matatapos din yung Canada strike. Dalawang linggo nang nagwawelga ang mga postal workers ng Canada Post kung saan ipit ang ilang negosyo sa Canada. Kabilang dito, ang Filipino Online Shop Canada, negosyo ni Kristen Joyce Pagulong mula Wainwright, Alberta. So Thursday po, November 14th, we ship some boxes, parcels, and then ang iba po is nagawa na po namin ng shipping label. It just need to be shipped out as well. But then Friday, we were so shocked that they're not receiving. And then the one that we sent out, yung nasend namin ng Thursday po, November 14th, wala pong update na natanggap yung mga customers namin. Gumagawa na raw sila ng ibang paraan para maipadala ang mga natitirang order. Pero bilang isang negosyo mula sa rural Alberta, may ilang hamon din silang hinaharap kumpara sa mga negosyong nasa malalaking syudad. If we choose this courier to pick up para kunin po yung mga item namin dito, kailangan po namin mag-request ng pick-up day. Kasi po, nasa small town po kami. Unlike po sa city, meron po silang hub doon na where anytime po, pwede nilang i-drop off ang mga parcels. Nagpapasalamat si Pagulong na naiintindihan ng kanyang mga customer ang sitwasyon. Aniya, ang iba, inalok pang magdagdag ng bayad para masiguradong aabot ang produktong binili sa Pasko. Gumagamit na si Pagulong ng ibang kumpanya sa ngayon, pero aniya, limitado ang serbisyo. With the other courier po, it's door-to-door po. Unless kung yung customer is nakatira po siya sa city na meron silang hub doon, ang ibang courier din pwede po nilang i-pick up. Pero other than that, hindi po nila pwedeng i-drop off sa PO boxes. Hindi din po nila pwedeng i-drop off sa mailbox kasi wala po silang control doon. Only Canada Post. Bagamat apektado siya, positibo pa rin ang kanyang pananaw sa sitwasyon. Pinapayuhan rin niya ang mga kapwa Pilipino, pahabain ang pasensya habang nagpapatuloy ang welga. Patuloy lang po sana ang suporta sa mga online businesses kasi hindi naman po namin kontrolado kung ano po yung mga nangyayari. And let's just spread kindness po and yeah, be patient and more understanding of the situation. Lalo na sa mga, kasi may mga taong apektado na hindi din naman talaga po nila gusto. Nagsimula ang welga ng mga Canada Post workers noong November 15, kung saan humihingi sila ng mas mataas na sahod at... So, yun nga po ang balita, no, na ang mga negosyante ay nag-alala ngayon tungkol sa paparating na holiday season, habang ang mga manggagawa ng Canada Post ay bahagi pa rin ng malawakang pagwiwelga sa buong bansa.